kukunin na rin muli ang mga planted na witness para turuan kung paano at ano ang gagawin pagdating sa korte. Dapat mawala na sa SOD ang serimulya kasi wala na sa katinuan ang mga pinagagawa. Bakit pa ilagay sa NBI wala nang tauhan si Bantag dyan sa Bucor? Si Katapang ang direktor, natauhan na rimulya. Ano pa ba ang mga plano na gusto nilang gawin? Talaga bang hindi iniintindi ni PBBM ang kasinungalingang ginagawa nila Boying at Katapang? O talagang sinasadya ni PBBM? Pati ang pagtaas ng lahat ng pangunahing bilihin, hindi pinapansin. Kawawa talaga ang mamamayan sa administrasyong ito. Ilan lang ito sa mga komento mula sa mga netizens dahil sa bagong sulat na namang inilabas ng DOJ na pinakukuha nito ang mga witness na bilanggo sa kaso ni Percy Lapid. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Hangad po natin ang matagumpay na Pilipinas, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. At ang tanong ngayon, para saan at anong motibo ng DOJ para ilagay pa sa NBI ang mga witness na ito? Samantalang ang tao niyang si Katapang naman ang nasa Bucor, may kailangan ba silang ayusin at pag-usapan? Ayon nga sa mga komento ay kahit paturuan niya at bigyan pa ng script ang mga ito ay mahuhuli at lalabas din ng katotohanan kung nagsisinungaling ang mga taong ito. At ayon nga sa opinion ng vlogger na si Banat Bay. Sulat na inilabas ng DOJ. May inilabas po kasi yung DOJ. Naglabas po yung DOJ ng sulat na kung saan, hindi ko nga alam kung nire-request nila o nire-require nila ang Bucor. Pero ang kanilang sulat po, kunin yung mga PDL, yung mga gang leader na involved dito sa kaso ni Percy Lapid. Kunin at ilagay sa kustodiya ng NBI. Ang tanong, anong motibo nyo? Kasi kung kayo ay kumbinsido, na malakas ang inyong ebidensya na magdidiin kay Bantag sa pagkamatay niya kay pagkamatay ni Percy Lapid. Anong ibig sabihin po nito? Ano ang gusto ninyong ma-accomplish, 'di ba? Kung malakas talaga yung ebidensya ninyo, bakit nyo pa kailangan kunin? Meron kayang magaganap na kwentuhan? Meron kayo magaganap na turuan? Tuturuan nyo ba yung mga PDL natin na ng istorya? Hindi, yung totoo lang. Tuturuan nyo ba kung ano yung dapat sabihin? Kasi kung confident naman kayo sa katotohanan, hindi mo kailangan kunin. At narito na ang mga komento mula sa mga netizens. Magkasagpat yung tatlong iyan, si Katapang, Rimulya at Toto. Yung tatlo na yan ay magkakasama para idiin si Bantag. Napakalinaw na nga eh. Tapos ngayon ganyan ang ginagawa ni Rimulya at Katapang. Ay alam na this, para magkaroon silang matibay na ebidensya, para ilalag si Bantag. Naku po, kailangan ng mag-organize ng mga tao para kalampagin ang mga dapat kalampagin na ahensya ng gobyerno. Magkakaroon ng malaking pagkilos kapag ganyan ang ginagawa ni Rimulya at Katapang. Kahit ilang pang witness ang hakutin nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Di nila mapagtatakpan ang tiwalay nilang akusasyon. Mga hurado, humusga kayo. Tama, ayon sa inyong konsensya. Para sa sambayan ng Pilipino. Yan ang plano ni Boying, palayain ang mga drug lord. Kaya yan, ganyan na nila dinidiin si Didyo Bantag. Pag nalabas niya sa Bucor, hindi lang si Katapang ang sangkot, pati na rin si PBBM. Dahil imposible na hindi naririnig ni PBBM ang mga ginagawa nila ni Rimulya at Katapang. Preso na nga kunin sa NBI, nabuking sa kaguguhan nila si Katapang. Sige ah, galitin ninyo ang taong bayan at si PBBM maapektuhan niyan, pinagagawa ninyo, nakakalungkot. Kahit anong gawin nila Bakulaw at Katapang, walang tiwala ang taong bayan at obvious gagawin nila ang lahat ng kasinungalingan dahil na-convict na sila sa media at baka mapahiya. Hindi rin sila magwawagi unless nababayaran nila ang mga judges na hahatol. Kung sa gayon, wala nang kwenta ang justice system. Kahit anong gawin ngayon ni Rimulya on how to adjust and solve everything para mapalabas niyang si Didyo Bantag ang may kasalanan. Masakit ulo niya sa formula niya. Nakalimutan niya ang mga angle-angle. Parang trial balance accounting yan. Pag pumalpak,
pagpakta ay mag-bounce back sa kanya. Remember, kung ano yung titanium, yun din ang aanihin, Mr. Rimulya. BBM, bakit mini-baby mo si Rimulya? Sibakin mo na para patas ang laban. Ang tagal mo naman umaksyon, kay PRRD yan. Tanggal agad. Ilabas mo ang ngipin mo, wagong baliwalain. Kilos na po nang matapos na yung pakiusap ng nakararami. Salamat. Sa simula pa lang ng kaso ni Percy Lapid, kung saan-saan na umabot, ang tanong ko, bakit tahimik, silent, tamimi ka Sir PBBM? Maliwala na ang boto at tiwala namin sa iyo. Attention kay Rimulya, Carlos, Abalos, Asorin at iba pa. Ano na ang nangyari sa NTFL CAC? Grabe na ang happening sa Pinas. May nakakalito na nakakatawa, nakakainis na nakakagalit. Hay nako, watching from Ukraine. Bakit kaya walang aksyon si PBBM sa Rimulya at Katapang na yan? Something is wrong talaga. Grabe talaga si Rimulya, masyadong kinahawakan ng NBI, PNP at DILG. Pinagtutulungan si General Bantag para madiin si General Bantag sa pagkamatay ni Percy Lapid. Dagdag pa yung babaeng asa sa tagiliran ni PBBM. Kaya PBBM, makinig ka sa panawagan ng taong bayan. Kasi sila naglagay sa'yo dyan sa pwesto mo, hindi si Rimulya, etc. Good evening. Walang hiya ang boyang Rimulya na yan. Siya ang may pakana sa lahat maanomalya. Nakakalungkot nga lang dahil sa nag-appointed sa kanya, parang siya pinabayaan na basta gawin ni Boyeng Rimulya ang gusto. Kahit na hindi ka nais-nais na gawain ng SOJ. Ang solusyon sa ikatatahimik ni Boyeng Rimulya, people's power na lang para sa resign ni Rimulya at para sa pantay na hustisya kung pwede. Mas maraming tao at mamayan ang naawa kay Didi Bantag. Dito sa Mindanao, dahil sa ginawa nila kay Didi Bantag, halos paluhorin nila. Kahit walang kasalanan si Didi Bantag, pinahayanan nila sa buong mundo. Pinaluhod pa nila, kaya kami galit sa batas dahil hindi na tama ang kanilang ginagawa kay Didi Bantag. Kahit paturuan yan kung paikot-ikutin ng mga abogado sa tanong, malilito mga yan. Di nila masasagot yan at makikita nila na di kusa ang testimony nila. Baka kamoy pala yung detector tapos pikihin nila. Resulta, baka may kakutsabas SOG sa NBI. Ewan kung anong pinagagawa ni Boyeng na yan na di man lang makita ni PBBM para mahinto na yung kalokohan na yan. Di sana aprobahan ni SOJ yung pinailang kampo ni General Bantag at doon sa ombudsman niya dalhin yung mga witness niya. Akala niya may sarili siyang gobyerno. Hindi kasi nila makuha si Sulweta na dapat yun ang pag-asa nila para madiin si Bantag eh. Wala, kaya hanap sila ibang tuturuan magsinungaling. Eh bakit hindi pa noon inilabas yan? Bakit ngayon nataglid ang ebidensya nila? Halata na sila, ang DOJ ang sobra na ang pagkabayas. Gumagamit ng kapangyarihan sa sariling interes. Kahit ano pa pong gagawin nila kay Sir Bantag, andyan po ang mahal na Diyos na nanaig pa rin ang katotohanan. Di sila magtatagumpay basta manalig po tayong lahat kay Lord at ipagdasal po natin si Sir Bantag. Sana po palagi po siyang ligtas. Wala sa ayos si Rimulya, kahit anong gawin mo, the truth will come out by itself, matapos din ang term mo. Paano si Katapang yung nandoon sa Buko na si OICC? Magagawa nila ang gusto nilang gawin, magluluto na naman sila. Halo ahensya ng DOJ at NBI sa mga nakakataas, gising naman. Sana po ang itaas, sa Diyos na lang natin ipanalangin ang kalagayan ng bansa natin. Kasi kung sa tao nilang natin iasa ang sitwasyon natin sa ngayon, kasi lumalaganap na ang kasamaan, ang umiiral ngayon ay puro pang sanlibutang gawain na lang. Puro kasamaan, kaya ang tangi nating magagawa ay ipanalangin na lang natin ito sa Diyos, itong mga kaganapan sa bansa natin. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.